Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Marcela ng Masbate. At gusto kong ibahagi sa inyo ang kababalaghan na dinanas ko noong tumira kami sa La Carlota. Hindi ko nalang babanggitin kung saan eksaktong lugar. Bagong lipat kami noon ni Jimmy sa liblib na bahagi ng La Carlota. At kailangan kong mag-adjust dahil iba ang pananalita ng mga tao doon. Taga Masbate ako at si Jimmy, itong taga Visayas. Kaya minabuti namin nga doon na lang manirahan. Dahil sa doon ang trabaho niya nang magkakilala kami at kalaunan naging magkasintahan. Hanggang sa nagpakasal na nga kami. Isang maliit at simpleng bahay lang ang itinayo mismo ni Jimmy at ng kaibigan niyang si Roy na ninong sa kasal namin. Hindi naman ako nagre-reklamo kung ganoon lang ang bahay namin. Ang mahalaga, magkasama kaming dalawa ni Jimmy. Maayos naman ang pagtira namin sa lugar na yun. Tahimik at masaya ang pamumuhay namin noon. Magtatrabaho sa buong mag-araw siya, ang asawa kong si Jimmy. At ako naman, sa bahay lang, nakahiligan ko ang pagtatanim ng mga halaman, kaya iyon, ang inaasikaso ko habang hindi pa kami nagkakaanak. Mahirap kasi kung may bibilhin kang gulay, malayo pa ang lalakarin mo para marating ang sentro at doon makabili. Kaya naisipan kong magtanim na lang ng mga gulay sa likod ng bahay. Pagkatapos ng ilang buwang paninirahan doon, may naging kapitbahay kami na siyang may-ari ng 2 puno ng mangga. Ilang metro lang mula sa amin. Nagpatayo doon ng maliit na kubo ang isang matandang babae na nagngangalang Estelita. Tahimik kong pinagmamasdan ang matanda sa siwang ng aming dingding na gawa lamang sa manipis na plywood. Nagmamasid-masid kasi ito sa kabuuan ng bahay namin. Akala ko normal lamang yun kasi nga baguhan lang siya sa lugar namin noon. Pero kasi naging madalas yun at may mga pagkakataon pang nahuhuli ko siyang inaamoy-amoy ang mga damit kong nakasampay sa labas. Kinilabutan ako sa nakita kong yun. Dahil kitang-kita ko kung papaano niya amuyin yun gamit ang ilong at lumalabas ang dila. Gulat na gulat talaga ako at napahawak sa aking dibdib. Pagkarating nga ni Jimmy ng hapon ding yun, agad kong sinabi sa kanya ang mga nakita ko. Pero sabi niya, baka daw na malikmata lang ako dahil buntis na nga ako ng mga panahong ito. Sa una naming anak, baka dala lang yun ng pagbubuntis ko. Hayaan mo na yun, Maricel. Ano ka ba? Alam kong mabait yan si Aling Estelita. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sabi pa nga ni Jimmy sa akin noon. Kaya hindi ko na rin ipinilit pa sa kanya ang aking mga nakita. Pero kasi talagang kinutuban ako ng masama sa nakita kong yun. Kaya simula nun, hindi na ako nagsasampay sa labas ng mga damit namin. Nagpagawa na lang ako kay Jimmy ng sampayan sa loob ng bahay. Bahala na akong matagal matuyo ang mga sinampay ko. Kaysa naman muli kong makita si Aling Estelita na inaamoy-amoy ang mga damit ko. Sa itsura niya, siya yung iyong tipikal na matanda sa unang tingin. Unang tingin mo mabait naman at mukhang karespe-respeto. Pero dahil nakita ng 2 mata ko ang ginawa niya, hindi na ako nagtiwala pa sa kanya. Isang umaga nga noon, magwawals ako ng tuyong dahon sa harap ng bahay. Kakaalis lang din ng asawa ko patungo sa trabaho. Kaya mag-isa na lang ako sa bahay nang lumapit si Aling Estelita sa akin. Bahagya pa akong nagulat dahil hindi ko talaga namalayan ang paglapit niyang yun. Ni hindi ko man lang naramdaman ang mga yabag niya. Ikaw ba si Maricel? Tanong niya sabay bumaba ang tingin niya sa tiyan ko. Na para bang may kakaiba doon. Kahit hindi pa naman halata ang pagkakabuntis ko,
dahil 2 buwan pa lamang yun. Ako nga po, may kailangan po ba kayo sa akin? Magalang na sagot ko sa kanya at sinulyapan siya na nakatingin pa rin sa tiyan ko. Nakita ko pang parang natatakam siya. Wala naman. Gusto ko lang masigurado. Buntis ka pala? Pagkatapos niyang tanungin yun, nakita ko ang nakakatakot niyang ngisi na siyang naghatid sa akin ng kilabot. Siya nga pala, kung gusto mo ng manggang hilaw, maraming bunga yung 2 puno sa harap ng kubo ko. Magpakuha ka na lang doon sa asawa mo ha, kung gusto mo lang naman. Wika pa niya sa tonong ng iinganyo pa talaga. Tuluyan na akong tumigil sa pagwawalis at mas gusto ko na lamang na manatili sa loob ng bahay dahil nababagabag talaga ako sa kakaibang kinikilos ng matanda. Tumango ako sa mga sinabi niya pero nasa daan ang tingin ko. Nagbabaka sakali na may taong dumaan doon para naman kahit papano maibsan ang kaba at takot ko. Ilang buwan na ba ito, Maricel? Wika pa ulit ng matanda at hinawakan ang tiyan ko. Dahil sa pagkabigla ko sa ginawa niya, mabilis ko siyang naitulak at nakita kong nagalit siya sa ginawa ko. Ay, pasensya ka na, Aling Estelita. Nagulat po kasi ako eh. Akala ko umalis na po kayo. Sambit ko at sinulyapan ang matanda na ngayon ay tinalikuran na ako. Sa takot ko sa nangyari, dali-dali na rin akong pumasok sa bahay at isinara ang mga bintana. Sinubukan ko pang silipin ang matanda doon sa bahay niya. Mukha talagang nagalit siya sa ginawa ko dahil matalim ang tingin niya sa bahay. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba talaga eh. Nagulat nga ako at may halong kaba na rin. Mag-isa lang talaga kasi ako sa bahay at malayo pa ang ibang bahay. Kaya kahit sumigaw ako ng tulong, hindi nila agad ako maririnig. Ewan ko ba kay Jimmy, bakit tiwalang tiwala siya noon kay Aling Estelita? Basta ako, may kakaiba akong nararamdaman sa matanda, lalo pa at buntis ako. Sa takot na baka aswang ang matanda, nagsaboy ako ng asin sa bawat sulok ng bahay. Kumuha na rin ako ng luya at inilagay sa damit ko. Lumaki kasi ako sa paniniwalang pangontra sa aswang ang mga nabanggit ko. Kahit tanghali na noon at kailangan kong maggigib para sa pagsasaing, hindi pa rin ako lumabas. Inisip ko kasi baka nag-aabang lang ang matanda doon sa labas. At sa oras na makita niya ako, ay agad niya akong susugurin. Painom-inom lang ako ng tubig dahil hindi naman ako nagugutom. Kabadong-kabado pa rin kasi ako, na pati iyong mga kamay ko ay nanginginig na rin. Laking pasasalamat ko nang dumating si Jimmy. Natanaw ko ang isda at manggang dala niya. Natakam ako sa mangga na agad ko nga nakinuha yun. O mahal, gutom na gutom ka. Ano bang nangyari sa'yo? Magkasunod na tanong ng asawa ko sa akin nang makita niyang nilantakan ko yung mangga na dala niya kahit hindi pa nababalatan. Naglilihi ako, Jimmy. Ano ka ba? Tsaka masarap itong mangga na dala mo, no? Binili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko kasing mangga ang isa sa gustong kainin ng mga buntis. Isa nga lang ang nabili ko. Kasi may kamahalan din eh. Nawala ang kabang nakadagan sa akin nang dumating nga ang asawa ko. Pero hindi ko pa rin masabi-sabi sa kanya ang mga napapansin ko kay Aling Estelita. Dahil alam kong hindi siya maniniwala at baka magiging dahilan pa yon ng away namin. Nasa loob ako ng kwarto para ayusin ang higaan namin habang si Jimmy naman ay nasa labas pa. Tinitignan niya ang niluluto ko. Sabi ko kasi saglit lang yon kaya siya na lang muna.
Palabas na ako ng kwarto nang marinig ko ang boses ng matanda at ng asawa ko. Ah, Jimmy, baka gusto ng asawa mo. Ako na mismo ang nagbalat niyan. Nilagyan ko na rin ng bagoong. Dinig kong sambit ng matanda at sabay abot ng isang mangkok sa asawa ko. Natakam ako noon sa mangga na may bagoong pero may alinlangan akong nararamdaman. Dahil nga kakaiba itong si Aling Estelita. At may kutob akong aswang talaga siya. Baka kasi gusto niya akong hawaan at nilawayan niya iyong mangga. Nakakapagtaka naman kasi bakit kailangan siya pa mismo ang magbalat nito at nilagyan pa talaga ng bagoong. Marcel, mahal, lumabas ka nga dyan. Ito, binigyan ka ni Aling Estelita ng mangga. Wika ng asawa ko sa akin. Lumabas nga ako at agad na bumungad sa akin ang isang mangkok na puno ng kinihad na mangga at may bagoong nga ito. Sa totoo lang, takam na takam talaga ako sa aking nakita. Kumuha ako ng isang slice doon at isusubo na sana. Kaya lang, napansin ko ang mga matanga nakasilip sa butas ng dingding. Sa gulat ay naitapon ko ang lahat ng laman ng mangkok sa lupa. Sinubukan ko pang tignan ng mabuti ang nakita ko, pero agad na yung nawala doon. Marcel, mag-iingat ka. Sinasayang mo lang yung bigay ni Aling Estelita. Wika ni Jimmy at agad na kinuha ang mangkok at dinala iyon sa kusina. At pagkabalik niya ay may dala na siyang walis. Napatingin ako doon sa natapon na kininad na mangga at kinilabutan ako nang makitang bumula iyon na parang nilagyan ng sabon. Pati iyong bagoong sobrang itim na hindi ko mawari. Dahil na rin siguro sa ilaw mula sa aming gasera. Gumagabi na rin kasi ng mga oras na yon. Tignan mo, Jimmy. Kakaiba ang mga mangga na binigay sa'yo ng matanda. Ano, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin na aswang ang matandang yan? Mahinang sambit ko sa asawa ko nga, napatingin na rin doon sa natapon na mangga. Tama na, Maricel. Ikaw na nga itong binibigyan. Ano ka ba? Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Hindi ko na alam kung ano pa ang kailangang makita ni Jimmy para paniwalaan niya ako. May pakiramdam kasi talaga akong aswang talaga ang matanda at alam ko rin na siya yung sumilip sa butas ng dingding. Siguro inaabangan niya ang pagkain ko sa ibinigay niya. Gaya ng madalas na ginagawa ko, hindi na nga ako nakipagtalo pa sa asawa ko dahil hindi ko siya mapilit na maniwala sa kung anuman ang mga nakita ko. Hindi rin kasi siya naniniwala sa mga aswang. Kahit palaging sinasabi ni Jimmy sa akin na walang aswang at hindi naman totoo ang mga yon, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang mga nakitang kakaiba sa matanda. Nang sumunod na araw, walang pasok sa trabaho noon si Jimmy. Kaya nasa bahay lang siya at may ginagawa sa likod ng bahay. Ako naman ay nagsasampay ng mga basahan sa sampayan namin nang bigla na lang sumulpot si Aling Estelita. Nakita ko siyang may dala na namang mangga at ganoon pa rin ito, gaya ng nauna. Marcel, baka gusto mo iha? Sambit niya at agad na iniabot sa akin ang dala. Nag-aalinlangan ako kung tatanggapin ko yun pero sa huli, tinanggap ko pa rin. Salamat po. Nakangiting wika ko sabay sulyap kay Jimmy na lumalapit pala sa akin. Gusto kong patunayan ang kutob ko tungkol sa matanda. Kaya imbis na ako ang kumain sa bigay niyang mangga, kumuha ako doon at sinubuan ang asawa ko. Halos nasa bibig na iyon ng asawa ko nang biglang hawiin ng matanda yung kamay ko. Kaya imbis na makain yun ng asawa ko, nahulog yun.
Parehong gulat ang itsura namin ni Jimmy dahil sa kanyang ginawa. Gusto ko kasing si Maricel lang ang kumain niyan. Wika ng matanda na parang bata. Mukhang sinusubukan niya nga makumbinsi kami sa sinasabi niya. Pero mukhang hindi naman naniniwala si Jimmy sa sinabi niya sa halip ay kumuha pa ng isa, ang asawa ko, at mabilis na isinubo. Wala na kayong magagawa, Aling Estelita. Ah, ang sarap pala nito. Nakangiting sambit pa ni Jimmy habang nakailang ulit siyang kumain doon. At nang sulyapan ko ang matanda, nakita ko ang itsura niyang hindi maipinta. Hindi ko pa man napatunayan na aswang siya, marami na akong ebidensya na totoo nga yun. Lalo pa at mabilis niya kaming tinalikuran. Maya-maya pa nakapasok na kami sa loob ng bahay, nang biglang sumakit ang tiyan ng asawa ko. Namilipit siya sa sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yun. Pababa na rin ang araw ng mga oras na yun at alam kong ilang oras na lang maggagabi na talaga. Mukhang tama nga ang hinala mo sa kanya, Maricel. Aswang si Aling Estelita. Mabuti na lang at hindi mo nakain ang mga bigay niyang mangga dahil baka kayo pa ang mapahamak ng ating magiging anak. Wika ng asawa ko. Umiiyak na ako dahil sa takot na totoo nga ang hinala ko sa matandang yun. Sabi kasi ng asawa ko, kakaibang sakit ang nararamdaman niya. Para bang hinahalukay ang lamang loob ng tiyan niya. Anong gagawin natin, Jimmy? Tanong ko sa aking asawa na nuoy hirap na hirap na. Kaya mo namang maglakad, hindi ba? Tanong ng asawa ko at sinubukang tumayo mula sa pagkakahiga. Mabilis naman akong tumango at inalalayan siya. Pupunta tayo sa manggagamot na si Mang Siloy. Alam kong matutulungan niya tayo. Wika ng asawa ko. Kahit alam kong malayo nga ang kailangan naming lakarin para marating namin ang bahay ng manggagamot at panigurado, maaabutan kami ng dilim sa daan. Ay mabilis naming nilisan ang bahay at nagsimula ng maglakad. Pahinto-hinto pa kami sa daan dahil namimilipit talaga si Jimmy sa sakit ng kanyang tiyan. Halos ilang minuto rin ang kailangan niyang bunuin bago tumayo at magpatuloy sa paglalakad. Ito kasi ang mahirap sa mga liblib na lugar eh. Walang sasakyan, kailangan mo talagang maglakad ng ilang oras para marating yung pupuntahan. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad patungo sa bahay ng manggagamot nang makarinig ako ng mga angil. Nagmula yon sa masukal na gilid ng daan. Para bang galing yon sa isang mabangis na hayop. Takot na takot akong dumikit kay Jimmy dahil narinig ko yon. Hindi kasi ordinaryong hayop ang lumabas sa aming harapan. Isang itim na aso yon. Lumalabas ang mga pangil, pula rin ang mga mata nito. At alam ko nga, isang dumog niya lang sa amin, sigurado nga, gutay-gutay talaga kami. Maricel! Malakas na sigaw ng asawa ko nang bigla kong dinumog ng malaking hayop. At agad nga akong natumba doon sa damuhan. Kahit natakot na takot ako, sinugbukan ko pa rin manlaban sa bawat kalmot niya sa akin. Sinangga ng dalawang braso ko ang bawat pagkalmot niya. Tumutulo sa mukha ko ang malansa niyang laway dahil sinusubukan niya akong kagatin sa leeg pero nang nahihirapan siyang gawin yun, agad niyang dinakma ang tiyan ko. Sumugat ang mahabang kuko ng aking balat. Hindi rin ako makagalaw ng maayos dahil dinaganan niya ako at sobrang bigat niya. Naramdaman ko na lang ang pagpungnit ng damit ko at ang malagkit niyang dila na dumadampi sa aking tiyan. Nagpupumiglas ako at nagsisisigaw sa sobrang takot sa ginagawa ng nilalang sa aking tiyan. Nasaan ba si Jimmy? Tanong ko sa aking isipan.
Pero bago pa man tuluyang makuha ng aswang ang bata sa aking tiyan, nakita ko nang hinampas siya ni Jimmy sa ulo ng buong lakas. Kitang-kita ko pa na parang wala sa sarili ang aswang na umatake sa akin. Dahil mas nakatuon ang buong atensyon niya sa aking sinapupunan. Kung gagawin mo pa ito ulit, Aling Estelita, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Sigaw ng asawa ko sa nilalang na alam naming pareho na si Aling Estelita yun. Madilim na ang paligid dahil nawasak ang ilaw na dala ko nang dinumog ako ng nilalang. Hindi na ito natamaan pang muli ng asawa ko dahil mabilis itong naglaho sa masukal na bahagi ng daan. Pero alam ko nga, iindahin niya rin ang bandang ulo niya dahil dumuguyon ng matamaan ng malaking kahoy na hawak ng asawa ko. Maya-maya pa, itinuloy namin ang pagpunta sa bahay ng manggagamot na si Mang Siloy dahil hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ng asawa ko. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga namin ang bahay ng manggagamot. Mabuti na lang at hindi ikaw ang nakakain ng nilawayan ng aswang, iha. Mahihirapan tayong gamutin yon dahil may bata sa loob ng tiyan mo. Wika pa noon ng manggagamot habang pinapahiran niya ng langis ang mga kalmot ko. Sabi pa niya, nilawayan daw talaga ng aswang ang mangga na binigay nito. Lalo pa at namarkahan na daw ako ng aswang na yun. Gumaling naman ang asawa kong si Jimmy. Ginawan rin ako ng proteksyon ni Mang Siloy. Pagkatapos ng nangyari, agad na nga kaming umalis doon. Hindi na nga rin namin naabutan pa si Aling Estelita sa bahay niya kinabukasan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat. Ang inyong lingkod, Maricela. Ayun, so isang magandang kwento na naman ang natapos natin ngayong araw. Okay, dumako naman tayo sa mga shoutout. Yan. Uunahin ko lang yung mga nag-comment doon sa Facebook group ko na nag-post ako kung sino magpapa-shoutout with comment. So eto yon, here we go. Shoutout sa'yo, Apple Pen. Ayan, nangunguna. Isa sa pinakamalupit na writer ko. Napakagaling yan. Maraming salamat, Apple, sa lahat ng mga kwentong ibinigay mong magaganda. Sana napakarami pang ibigay na kwento sa akin. And shoutout din kay Criselda C. Buranday. More power po sa YTC mo. Salamat. Shoutout din kay Queen. Shoutout naman sa akin, boss, Anna May Clark. Lagi akong nakikinig ng mga stories mo. More power and God bless. All the way here from Buhi Kamsur. Ang manghuhula na Loki ng buhi. And eto pa mula kay Kat Borglar. Ano ba yan? Hello po sa lahat. Good morning. And mula kay Lynette Reparado. Listening po. Shoutout din kay Kissing Teresa. Antay po ako ng natoy. Okay, salamat po. Shoutout din kay Pakinguya ng tahi ko. Grabe naman tong pangalan na to. Shoutout din kay Eugene Pateros, Betty Dugmokan, Sunflower, kay Joey, new subscriber here. Ganda ng story mo. Maraming salamat po. Shoutout din kay Lumi Ramo. Siyempre kay Triz, Glenmar Admana, Maria Sarena Loretero, and kay Teresita Aguilar. Maraming salamat din sa pakikinig kay Abet Munsud, kay Jose Pacificador, kay Ma'am Broso Vlogs, Crisanto Orozco, Gay Somojo, Rosie De Mesa, pasama naman po sa shoutout, boss, hehe. Comment nyo ni Aris Lidasan. Shoutout din kay Nap Colasito.
Shoutout din kay Navea Renante, Melvi Basit, Angelo Criligo, kay Rosette Ersando, kay Ma'am Imelda Pascua, kay Tisay ng Norte, kay Condesa. At sa mga hindi pa nabanggit, comment lang kayo at magbabasa pa. Masipag akong magbasa. Yan. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Happy New Year ulit. Huwag kayo magpapaputok, ha. Bye-bye.